Umalis na ABS-CBN Star, may bagong show sa Nalipatang Network. Tinapatan na ang Kapamilya Program. Tingnan ang mga detalye. Umarangkada na ang show ng isang umalis na ABS-CBN personality at lumipat sa bagong istasyon All TV sa pamamayari ni Manny Villar. Ang dating artista ng ABS-CBN na ito ay naging trending simula pa noong eleksyon na ngayon nga dahil sa sinuportahan niyang kandidato noong presidential election. Sa isang latest na kaganapan ay nagsimula na sa All TV ang bagong afternoon talk show ng controversial TV movie personality na si Tony Gonzaga. May title itong hango sa kanyang pangalang Tony at sa konsepto ng kanyang equally controversial vlog na Tony Talks. Ang Tony Talks ay ang kanyang vlog sa YouTube na nagsimula matapos na mag-shutdown ng ABS-CBN noong taong 2020. Sinasabing talk show ay isang oras niyang makakakwentuhan ang kanyang mga panauhin araw-araw at sinabi niya sa vlog ng show na sabay-sabay tayong tumawa, umiyak, matuto at makinig. Kabilang sa mga una niyang guests, sina Bayani Agbayani, kapatid na si Alex Gonzaga, si Chef Ninong Rai, broadcaster na si Anthony Taberna at asawa nitong si Rosel Taberna, dating kasamahan sa PBB na si Mariel Rodriguez, si Dr. Willie Ong, Chef RB at si Dr. Vicky Bello. Kung matatandaan ay unang napanood si Tony sa All TV noong September 13 sa launching ng All TV sa Free TV sa kauna-unahang media interview kay President Ferdinand Marcos Jr. Ito ang kauna-unahan at pinakamahabang media interview ni Marcos Jr. simula nung siya ay maupo sa pwesto. Samantala naman itong nakaraang araw, naging trending topic muli ang aktres dahil sa kabila ng layoffs ng naganap sa e-commerce company na Shopee ay inilunsad nito si Tony bilang bagong ambassador. Sa kabila ng paliwanag ng kumpanya ang pagkakapili kay Tony ay dahil sa mass appeal at walang kinalaman sa pagiging staunch supporter ni Marcos Jr. ay nagtrending ang Buy Shopee sa Twitter. Nagtrending sa social media ang hashtag Buy Shopee na pinangungunahan ng mga kritiko ni Tony Gonzaga na hindi matanggap na siya ang celebrity ambassador ng Shopee. Nagkaroon ng kontrobersiya ang pagkuha kay Tony bilang endorser matapos itong bigyan ng kulay politika ng ilan nating mga kababayan na ibang kandidato ang sinuportahan noong nakarang eleksyon. Sinabi rin ng ilan na hindi makatarungan ang pagtanggal muna ng Shopee ng daang-daang manggagawa nila para lamang makuha ang service ni Tony Gonzaga na tiyak umano na milyon-milyon ng talent fee. Ang veteran actor na si Jaime Fabregas na popular search din ang pangalan ngayon sa social media ang naging mukha ng hashtag by Shopee dahil sa kanyang tweet noong September 28 na kung saan ay tila pahiwati ko muna ito sa pagpili kay Tony bilang endorser ng nasabing kumpanya. Si Jaime Fabregas ay tagusuporta ni dating BP Lenny Rupredo. Sa tweet ni Jaime, "I have deleted my Shopee account. Matagal ko nang gustong gawin dahil sa gastos pero ngayon nagkaroon ng mas malalim na dahilan." Kung babalikan ni pumirma ng kontrata si Tony sa All TV ng AMBS ni former Senator Manny Villar noong nakaraang September 1. Kasama niyang pumirma ng kontrata ang kanyang asawa na si Direk Paul Soriano. Ano ang iyong komento kaugnay dito? Shout out tayo kina Slapshack Masinda Di Miguel, kay Jen Ali at kay Marilyn MCB. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.